So ang ibig sabihin ni Jesus, nang sabihin niya sa talata 6, ang taong ipanganak ayon sa laman ay laman, at ang ipinanganak sa espiritu ay espiritu. Dahil sa espiritual at banal ang kaharian ng Diyos, kailangan natin ang Espiritu Santo para bigyan tayo ng buhay na angkop sa kaharian. Hindi karapat-dapat ang ating katawang lupa na puspos ng kasalanan sa langit. 1 Corinto 15:15. Ito ang ibig kong sabihin, mga kapatid. Ang binubuo ng laman at dugo ay hindi maaaring makabahagi sa kaharian ng Diyos. At ng katawan panlupa ay di maaaring magmana ng buhay na walang hanggan. Ipinanganak ka na bang muli? Sa pamamagitan ng Biblia, naiintindihan mo ang magandang balita ni Jesus Kristo. Kapag nagtitiwala ka sa magandang balitang ito at tinanggap mo si Jesus, ipapanganak ka mula sa itaas dahil tatanggapin mo ang buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Umaasa ako at nananalangin na matiyak mo ito ngayon din. Okay, nauunawaan po. Brother Chris Ule. Opo. Ang paggawad ng muling kapanganakan. Ang paggawad ng muling kapanganakan. Nang may panganak tayo sa mundong ito sa pamamagitan ng ating pisikal na mga magulang, namana natin ang isang kalikasang marumi dahil sa kasalanan. Ipiniliwanag ni Apostol Pablo ang katotohanan ito sa Roma 5:12. Ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao, at ang kamatayan ay pumasok sa pamamagitan ng kasalanan. Dahil dito, lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao dahil sa lahat ay nagkasala. Nang magkasala si Adan sa hardin ng Eden, tumayo siyang kinatawan ng lahat ng tao. Sa ibang salita, wala sa ating makahihigit sa ginawa niya. Ganon din ang ginawa natin. Namana natin lahat ang makasalanang kaligtasan ni Adan. Kaya naman hindi na kailangan turuang magsinungaling o maging makasarili ang mga bata dahil likas na ito sa kanila. Kagaya ng ibang tao, magkakasala sila dahil natural ito sa kanila. Okay. Pwede mo pong illustrate yan yung isa.